deliver muna, deliver. Isang ulang pa lang umaga mga kalatis, mga kakaya. So, update ko lang po kayo dito sa aking kubo na ginawang greenhouse. Ayan. Hindi ko pa nakukompute yung ilan yung nagastos ko rito. Mayroon tayong 180 lettuce heads dito, saka yung system natin na flood and drain. Thank you.
yung tanim natin sa ating kubo. Sa ating kubo po to. So ginaba at pinagtaniman na ng lettuce. So ito, harvest na to. 1 week from now, i-harvest na natin to. Pero yung iba, mapapansin nyo, wala na. Kasi yung malalaki, na benta na. So yung naunang lumaki. Meron kasing sa ganitong variety, meron silang yung malalapad na dahon, nahahalo. Mabilis po lumaki yon. So nabenta na po yan. Saka ito. So may bebenta na rin in 1 week. So ang ilagay po natin dito is 180 na lettuce heads. So marami pa sana tayong mailalagay. Ito nasa gitna kasi meron pang ito yung hindi pa inalis. So kung gusto pang pagtaniman tong gitna, malaki pa yung maitatanim dito. So ito naman yung system ko na bago, yung ebb and flow using mga recycled plastic bottles. So hindi po ito hindi po ito hydroponics. Ito po ay aquaponics. So yung supply ng tubig na galing, na ginagamit natin dito, is galing dyan sa ating fish pond. Ito yung sunod nating mga seedlings na pagka-harvest nito, yan na rin ang ilalagay natin dito. So pwede po to i-convert sa hydroponics. For the meantime, ang ginagamit natin ditong tubig, yung supply is from aquaponics. So yun po yung gravel beds natin sa aquaponics. Tanim po natin dyan is kangkong. Tapos yung doon sa dalawa, kamatis po yung tanim doon. Dito naman po, ang itatanim natin dito is yung unang hilera na yan, ang itatanim natin dyan is melon. So, tapos magtatanim tayo ng kamatis. Itong nakatanim na rito is sili. Siling panigang and yung sili na pang manginasal. Mayroon na rin po tayong talong. So dito sa bakante, tatanim natin dito is kamatis, yung cherry tomato. So para may no. Tapos ito, ang tatanim natin dito melon, and yung kalahati is pipino. So itatry natin kung magiging maganda yung tubo ng ating mga fruiting sa ganitong system natin. So yun lang po muna yung update dito sa aking kubo na ginawang greenhouse. So yung magkano yung nagastos, kung tatanungin nyo, hindi ko po na-compute kung magkano yung nagastos. So basta yung itong 180, kung maibebenta natin to this week o sa linggo, kikita na tayo. Ibig sabihin, wala pang isang buwan tong ginawa nating greenhouse, yung kubo na ginawa nating greenhouse. Wala pang isang buwan, makakapag-harvest na tayo. So antabayanan nyo lang po, i-update ko po kayo. Lalo na dito sa aking system, itong flood and drain or ebb and flow na aquaponics. So ipapakita ko sa siguro sa next video ko na yung operation nitong system na to. Yun lang po muna mga kaletos, mga kagaya. Panay ang ulan, kaya medyo mabagal yung tubo ng ating lettuce. Pero ganun pa man, kahit maulan, lumalaban pa rin. Ito yung magandang variety. First time ko nito magtanim. Ito ay Olmiti. Ayan. Olmiti. Kahit tag-ulan, walang araw, hindi siya nagleleggy. Siksik na siksik pa yung dahon. Olmiti po yan. So mukhang maganda yung tubo niya.
Sa ganda ng tubo, wala akong masabi. Pero titingnan natin pag binenta natin sa customer, kasi yung binibili dito sa akin talagang yung ganito, yung Evelyn Rushmore. Ito yung mabenta sa akin, kaya ito yung tinatim ko. Ito first time ko magtanim nitong almity. So yun lang po muna. Ingat mga kaletos, mga kagaya. Lagi ko pong sinasabi na tayo mag-ingat, at hindi po malaga kung sino yung nagtanim o nagdilig. Ang malaga po ang ating Panginoon nagpapatubo sa ating mga halaman. Maraming salamat po. Thank you.